putol ah. Yan, lumilinaw na ang sitwasyon. So, ang sabi po ni Vice President Leni Robredo sa kanya pong talumpati dun sa Office of the Vice President na tinatanggap po niya ang hamon, sabi niya ay lalaban ako, lalaban tayo. Yan po ang statement po ni VP Leni Robredo. Actually, sabi ko nga po kanina, hindi po ito unexpected sapagkat yung body language saka yung pong mga statements din ng ilang mga kasamahan po ni VP Leni mula po din sa tinatawag na isang bayan coalition, inagpahayag na po na siya nga po ay lalaban. Ito po yung maganda, no? Magandang pagkakataon na nakita na parang lumilinaw na po yung listahan ng mga pagpipilian ng bayan. Ano? Ang pagpipilian po ng bayan ngayon, ang nag-file na si si Senator Manny Pacquiao, Mayor Isko Moreno, si Senator Ping Lacson, former Senator Bongbong Marcos, at ngayon ay magpa-file na rin si VP Leni Robredo. Kagabi po, kung inyong kung updated lang po kayo, ay nagpahayag na rin po si Mayor Sara Duterte again sa isa pong statement sa kanyang Facebook, official Facebook page, na siya po talaga ay hindi tatakbo sa iba pang posisyon maliban sa kanyang sa pagiging alkalde ng lungsod po ng Davao, ano? Ayan. So sino pa? Wala na. So kung hindi po magkakaroon ng substitution dito, basically yan na po. Well, meron pa pala isa, si Lyody Di Guzman ng yung progressive group, hindi ko matandaan yung pangalan. Yung iba po mga naghain ng certificate of candidacy, mga kompuyon, baka i-declara lang din po ng COMELEC na mga nuisance candidates po sila, ano. Doon po sa mga kababayan po natin na ngayon pa lamang po ay nasusway o kaya ay nahihila ng mga survey, ang akin pong maisasuggest po sa inyo ay huwag muna. Better kung pakinggan po natin kung ano ang plataforma ng lahat, kung ano ang plano nila, kung ano ang mga nakikita nilang solusyon sa mga kasalukuyang problema ng ating bayan,